Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na kahit matagal na noong nagsimulang mag-imbestiga ang mga eksperto sa kagubatan ng Amazon ay patuloy pa rin silang nakakadiskubre ng mga bagong bagay rito na siguradong gugulat sa kahit na sino? Kaya mula sa fungus na magliligtas sa ating mundo hanggang sa itinatago ng Amazon na nagpapatayo sa balahibo ng mga eksperto ay pag-usapan natin ang 10 nakatagong sekreto ng Amazon na hindi alam ng publiko. At kung handa ka nang malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, kakaibang fungus. Alam mo ba na mayroong nadiskubring isang uri ng fungus ang mga estudyante mula sa Yale University taong 2011 sa kagubatan ng Amazon na makakatulong raw para mapuksa ang problema ng plastic sa ating planeta? Ang fungus na ito ay ang tinatawag na Pestalopsis microspora, na hindi lamang nagagawang kainin ng mga plastic kundi mabuhay kahit sa mga lugar na walang oxygen, kung kaya't posible raw na patubuin natin ito sa mga basurahan o sa mga lumulutang na basura sa karagatan na unti-unting lilinisin ng nasabing fungi. Dagdag pa rito, ay meron din daw masarap na lasa ang kabute na tutubo mula sa fungi na ito na nagpapakita na hindi lamang ang problema ng plastic ang maaaring lutasin ito, kundi pati na rin ang labis na pagkagutom na hindi may tatangking nararanasan ng napakaraming mga tao sa iba't ibang panig ng ating mundo. Number 9, ang kumukulong ilog. Hindi na talaga may tatanggipan ng kahit na sino sa atin na ang kagubatan ng Amazon ay talaga namang naglalaman ng napakaraming mga misteryoso at sadyang kagulat-gulat na mga bagay, kung saan ang isa na rito ay ang nadiskubre ng ekspertong si Andres Russo noong naglibot siya sa kagubatan taong 2011, kung saan natuklasan niya sa loob ng kagubatan ang isang kakaibang ilog na sa maniwala ka man o sa hindi ay mayroong kumukulong tubig. Ang ilog na ito ay ang Shanay Timpishka, na mas kilala ng masa sa tawag na Boiling River. Dulot na umaabot sa halos 100 Celsius ang temperatura ng tubig na dumadaloy dito, na hindi may tatangging mabilis na papatayin at lulutuin ang sinumang minalas na mahulog dito. Kasalukuyang misteryo pa rin sa isipan ng mga tao kung ano ang tunay na dahilan sa pagkulo ng tubig sa ilog na ito, dulot ng pinakamalapit na geothermal source na maaaring magpainit rito ay matatagpo ang merong 400 milya na layo, na nagpapakita lamang kung gaano pakaraming mga bagay ang dapat nating matuklasan patungkol sa misteryosong kagubatan ng Amazon. Number 8, pamatay na palaka. Sa tuwing nagkakaroon ng usapin patungkol sa kagubatan ng Amazon ay siguradong hindi dapat makaligtaan ng kahit na sino ang uri ng palaka na kung tawagin ay poison dart frogs, na kahit pa merong maliit lamang na sukat ng pangangatawan na umaabot sa umigit kumulang 1 pulgada ay hindi pa rin dapat maliitin ng kahit na sino ang ganitong uri ng palaka, sa kadahilan ng merong itinatagong pamatay na laso ng katawan ng nilalang na ito na kayang magpabagsak kahit pa sa maraming mga tao. Kung saan ang uri nga ng poison dart frog na tinatawag na golden poison frog, nakilala sa pagiging pinaka nakalalason sa lahat, ay sinasabing naglalaman ng sapat na lason para mapatumba ang 20 katao na talaga namang nagpapakita kung gaano na lamang kapanganib para sa atin ang paglapit sa nilalang na ito. Number 7, ang nawawalang syudad ng El Dorado. Ang sinasabing nawawalang syudad ng El Dorado ay isang syudad na matatagpuan sa kalooban ng kagubatan ng Amazon, na ayon sa mga kwento-kwento ay gawa raw sa purong ginto na siyang naging daylan para maraming mga manlalakbay ang sumubok na hanapin ito, kung saan ang isa na rito ay ang British explorer na si Percy Fawcett na nakakuha raw ng mga ebidensya na nagsasabing merong isang hindi pa natutuklasang syudad sa lugar na kanyang tinawag na The Lost City of Z, na marami ang naniniwala na posibleng ang nawawala raw na El Dorado. Pero sadyang nahirapan si Percy at ang kanyang mga kasamahan na hanapin ang syudad na ito, dulot na naganap noon ang World War I na siyang naging dilan para pansamantala muna nilang itigil ang paghahanap rito.
Matapos ang digmaan ay nagpatuloy ang pag-iimbestiga nila Percy sa lugar, na muli na namang natigil taong 1920 matapos siyang tamaan ng isang malubhang sakit. Na matapos gumaling ay siya ring naging dahilan para muling magpatuloy ang kanyang paghahanap sa nawawalang syudad. Saksamampalad nga lamang ay noong 1925 ay tuluyan nang naglaho si Percy at ang kanyang mga kasamahan sa kalagitnaan ng kanilang paghahanap sa nasabing syudad, kung saan wala nang natanggap na balita ang kahit na sino patungkol sa grupo ng mga explorer na ito, na noon ay pilit na pinaghahanap ang nawawalang syudad ng El Dorado. Hanggang ngayon ay pinagdedebatehan pa rin ng mga tao kung kwento-kwento nga lang ba o totoo. Number 6, ang Marie Coxie. Ang nilalang na tinatawag na Marie Coxie ay ang pangalan na ibinigay ng mga tao sa mga tila ba higanting nilalang na merong itsura na parang isang ugoy na ayon sa mga kumakalat na kwento ay naninirahan sa kagubatan ng Amazon, kung saan ang pinakaunang pagkakataon na natuklasan ng mga halimaw na ito ng mga tao ay ang naging karanasan ng ekspertong si Percival Fawcett taong 1914, kung saan ayon sa kanyang ibinigay na description patungkol sa mga nakasalubong daw niyang Marie Coxie ay naninirahan daw ang mga ito sa mga nayon kagaya ng mga tribo at nagagawa pang gumanti ng mga pana na posibleng ginaya raw ng mga ito sa kanilang mga nakikitang tao, na siyang nagpapahiwatig raw na matalas ang pag-iisip ng mga nilalang na ito. Dagdag pa rito ay ayon din sa mga sanaysay ng mga taong nagsasabi na nakakita sa kanila ay umaabot daw ang tangkad ng mga Marie Coxie hanggang sa 12 talampakan na hindi may tatangging higit na mas malaki kumpara sa kahit na sinong tao na naninirahan sa ating mundo. Number 5, ang pinagmula ng Amazon. Ang pinagmula ng pangalan ng Amazon na kasalukuyang isa sa pinakakilalang kagubatan sa ating planeta ay nagmula sa explorer na si Francisco Orellana mula sa bansang Espanya, kung saan noong naglayag daw siya sa ilog ng Amazon at sinubok na lakbayin ang kabuuan nito noong 24 ng buwan ng Agosto taong 1542, ay bigla na lamang siyang inatake ng grupo ng mga babae na naninirahan sa kagubatan. Ang mga babae raw na ito ay kabilang sa grupo na tinatawag na Ikamyabas, na mga wala raw asawa, kung kaya't sadyang hayok daw sila sa tuwing nakakakita ng mga lalaki na agad nilang dinadakip at kinukulong sa kanilang tagong na yon. Ikinumpara ni Francisco ang grupo ng mga babae na ito sa mga Amazons na nasa mitolohiya ng Griego. Nakalaunan ay siyang naging dahilan para makilala ng mga tao ang kagubatan kung saan naninirahan ng mga babae na ito sa tawag na Amazon. Number 4, nagtatagong aliens. Nang mabisita at maglakbay ang dalawang explorer na Briton sa kagubatan ng Amazon, ay nakasalubong nila ang isang nayon kung saan sila pansamantalang nanuluyan, kung saan bilang remembrance sa nakamamanghang lugar na ito ay nagawa nilang kuhanan ng larawan ng mga bata na naninirahan dito, pero hindi nila inasahan na mayroong mahahagip ang kanilang litrato na talaga namang ikinagulat ng lahat ng tao sa kadila ng makikita sa kanilang nakuha ng larawan na sa likod ng mga puno ay makikita ang imahe ng isang nilalang na mayroong itsura na kapareho sa alam nating description ng mga alien na naninirahan sa labas ng ating mundo. At malapit rin sa nilalang na ito ang isang nagliliwanag na bagay na maraming nagsasabi na kanya raw sinakyang UFO na siyang naging dahilan para agad paniwalaan ng mga tao na totoongang mayroong mga alien na bumibisita sa ating mundo, kung saan sadyang nakatago lang sila para hindi sila makita ng publiko. Number 3, misteryosong mga tribo. Kung pamilyar ka na sa kagubatan ng Amazon ay sigurado akong alam mo na sadyang napakaraming mga tribo ang naninirahan dito, kung saan sa sobrang dami ng araw ng mga ito ay hindi pa sila lahat natutuklasan at napag-aaralan ng ating mga eksperto. Hindi lamang dahil sadyang mapanganib para sa atin ang basta-basta na lamang pagbisita sa kanilang mga tinitirhang nayon, kundi dahil sa ang anumang impluensya na maaaring maidulot ng mga bibisita sa kanila ay maaaring maging dahilan para maapektuhan ang kanilang paraan ng pamumuhay at ang kanilang pinahahalagahang kultura. Kung kaya't gustuin mang matulungan ng gobyerno ang mga tribo na ito
ay sadyang nililimitahan lamang nila ang mga eksperto na maaaring bumisita at makipag-interact sa mga ito sa takot na ma-impluensyahan sila ng modernong pamumuhay ng mga tao. Number 2, Pink River Dolphin. Hindi na may tatanggipan ng kahit na sino sa atin ang mga dolphin ang isa sa pinakapopular na hayop na naninirahan sa ating planeta. Kung kaya't sigurado akong pamilyar na ang lahat sa atin sa hayop na ito. Pero alam mo ba na mayroong isang uri ng dolphin na naninirahan sa katubigan ng Amazon na talaga namang naiiba sa lahat? Ito ay ang mga pink dolphin na ayon sa mga eksperto ay mayroong ganitong itsura dulot ng kanilang mga ugat ay malapit sa kanilang balat na siyang rason para magkaroon sila ng mapulang pisikal na anyo na talaga namang naiiba kumpara sa karamihan ng mga hayop na naninirahan sa ating mundo. Pero hindi lamang din daw ang kulay ang sadyang nabubukod-tangi sa hayop na ito, kundi pati na rin ang kanilang sukat, kung saan ayon sa pagsusuri ng mga eksperto ay sa lahat daw ng mga dolphin na naninirahan sa mga tubig tabang kagaya na lamang ng mga ilog ay sila ang pinakamalaki sa lahat kung saan umaabot ang kanilang pangangatawan sa siyam na talampakan na kanilang ginagamit para intimidahin at talunin ang kanilang mga nakakalaban. Number 1, Dambuhalang Anaconda. Ang pinakahuling tatalakayin natin sa listahang ito ay ang uri ng ahas na tinatawag na anaconda na siyang naninirahan sa Amazon kung saan magmula sa kagubatan nito hanggang sa kanyang katubigan ay maaari raw natin makasalubong ang dambuhalang anaconda na ito na ayon sa pag-aaral ng mga eksperto ay posibleng umabot ang haba sa lampas 50 talampakan na lampas na ang sukat kumpara sa mga bus na ating sinasakyan. Dahil sa dambuhalang sukat ng pangangatawa ng mga ahas na ito ay hindi may tatanggi na kaya nilang abutin maski pang mga helicopter. Kung kaya't kahit pagustuhin man ng mga eksperto na galugarin ang kagubatan ng Amazon habang sakay-sakay ng mga lumilipad na sasakyan na ito ay hindi nila ito ginagawa. Dahil sa kapag nagmasid sila mula sa kalangitan ay mas madali silang mapapansin ng mga nilalang na naninirahan sa kagubatan na kapag inatake sila ay hindi may tatangging maglalagay sa kanila sa matinding kapahamakan. At yun ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Kaya para sa iyo kasaliksik, alin sa mga tinatagong sekreto na ito ng Amazon ang sa tingin mong pinaka nakakagulat sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba.